Habang tumatagal, kaliwat kanan kasi yung ano sa atin sa mga kahinaan natin eh. Sobrang ano tayo, bugbugsarado tayo ng kaliwat kanan na parang as if kinokorek tayo, kinokorek ng Lord. Diba? Parang mayan ay kita natin yung weaknesses natin, bugbugsarado tayo dun eh. Kaya sabi ng Lord sa atin, anak, alam ko kinokorek ko kayo, didisiplina ko kayo. Pero, pwede bang tingnan nyo muna yung isang kapangyarihan ko na kaya ko kayong pabanalin? Pwede bang kunin nyo yung parte, kunin nyo yung benepisyon nyo dyan sa communion? Kasi dahil sa dugo ko, magiging banal kayo. Dahil sa patak ng dugo ko na yan, malilinis kayo sa anumang impurities. Kasama na viruses, sakit. Kasama na yung panghihina ng katawan. Kasama lahat yan. Kahit yung kung alimbawa yung madalas kayong tinotorment sa inyong kaisipan, kasama na yung mga ganyan, pati physical at spiritual. Kasi pag, alam mo yung nagsama, ganun yung gusto ng Lord eh. Gusto niya ng magsama. Magsanib puwersa. Hello. Hello, ayan. Gusto ng Lord na magsanipuwersa na siya at ang church. What does it mean? Kasi ito ha, ito Ate Marlene yung Bible. So, ito ay, punta tayo sa Revelation. Wala kasing large print. Kasi pag large print ng Tagalog, tsaka alos wala na yung kay Ate Jen yung binili kong Bible. Wala nang ganyan. Sobrang last na lang yan. Tsaka ito, nabili ko na eh. Kaya, walang aksidente kay Lord. Kumbaga, pag ito yung pinrovide ng Lord eh, iuuwi na to ni Ate Marlene. So, Ate Marlene, yung Bible dito, you can read. Okay? So, pero meron na siyang sa bahay. Punta tayo sa Revelation, kung titingnan natin, bakit kaya napakahalaga sa Panginoon na kinakausap niya yung 7 churches sa Asia? Nagbigay na siya ng warning sa 7 churches eh. Yung bawat isang church, sinabi na ng Lord kung ano yung nire-require niya sa mga... Kasi pananahanan niya ang katawan natin. Okay. Kung titingnan niya sa Revelation 12, punta tayo sa Revelation 12. Pinababalikan sa akin ng Panginoon to. Pinapa-analyze niya sa akin ng mabuti. Kasi para hindi tayo naliligaw ng landas. Revelation. Okay. Ito. Revelation 9. So the great dragon, pero babalikan natin yung umpisaan nito. So the great dragon was cast out, that serpent of old called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth and his angels were cast out with him. Revelation 12 verse 9. Kung titingnan nyo, from second heaven, kasi ang sabi sa verse 7, and war broke out in heaven, Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought. And they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. So the great dragon was cast out. So kung tignan mo yung labanan sa heaven, nawala si Satan dun sa second heaven. He was cast down into the earth. Okay? At ang gagawin ni Satan, sabi dito, verse 10, then I heard a loud voice saying in heaven, Revelation 12 verse 10, and I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength. Tingnan nyo ito ha. Now, salvation and strength, kaligtasan at kalakasan, and the kingdom of our God, and the power of His Christ, kingdom, tapos power, have come, dumating.
alam ko na, dito pa lang may nakukuha na ako. Sabi, noong ikinast down si Satan sa earth, natalo siya dun sa second heaven, kasi bumababa na yung glory ng God. Kapag sinabing glory, kaningningan, kapangyarihan, kasama doon yung manifestation ng kanyang mga angels. So, ang sabi sa Biblia, and the Lord will cover the earth with His glory. The whole earth, babalutin niya ng kanyang kaningningan, kapangyarihan. So imagine the host of angels, kasi dati may napanaginipan na rin ako, na bumuka ang langit at bumababa, different colors of angels. Di ba iba yung mga damit nila? Parang rainbowish color. Tapos, sabi, kung tinignan nyo may salvation, pagkatapos yung makast out, may nagsalita na loud voice sa heaven, ngayon ang salvation, ngayon ang kalakasan, at ang kaharian ng Diyos, at ang kapangyarihan ni Kristo ay dumating na. Dahil, bakit? Bakit darating yung kapangyarihan? Dahil yung accuser, yung nag-aakusa, sa mga brethren, sa mga anak ng Diyos, who accused them before God day and night has been cast down. So, kung titignan nyo, bakit dumating yung, apat ang dumating sa buhay ng mga Kristiyano sa panahon na to. Tandaan nyo to, ha? Kung babalikan natin to, yung umpisa ng Revelation 12, ito yung lagi kong sinasabi sa inyo na women, the woman in wilderness. Diba? Lagi natin mukhang bibig yung wilderness. Nasa panahon tayo ng pagsubok, tribulation ng pansarili, personal. So, pagkatapos ng ganyan, ito ang mangyayari. At tingnan mo yung apat na makukuha ng kanyang anak, ng kanyang mga katulad na mga tayo, makukuha natin, salvation, strength, kingdom of our God, and the power of His Christ have come. Dahil yung accuser bumaba sa lupa. Kakailanganin yun. Kaya nga, di ba, iyak tayo ng iyak ng Joel to anointing. Kasi kakailanganin natin yun. Dahil bumaba na yung accuser. Ngayon, ito na. Mga ako sa araw gabi. And they overcame him, yung church. Amen. Doon pa lang niya na overcome yung mismong literal, si Satan, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives unto death. Therefore, rejoice, O heavens, verse 12, you who dwell in them, woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time. So, kitang-kita maliwanag, bumaba si Satan, natalo kasi siya eh. Okay? Kasi dati, ang usap-usapan sa mga testimony, ang second heaven, ang first heaven, itong earth, itong atmosphere. Ang second heaven, yung mga lugar kung saan nandun yung planets, according to the Bible. And the third heaven, nandun yung throne ng God. But, ito yung mali ng mga Christians na hindi nagbabasa ng Bible, they thought Satan is in hell. Actually, he's not really staying there. He is really staying in the second heaven. Kasi, siya yung nagbablock doon. Kaya nga, para hindi makarating yung mga prayers. Siya yung umaatake sa mga Kristiyano through the signals in the air, sa atmosphere. Kaya nga, di ba, nag-pray tayo. Internet. Oo. Ngayon, hindi na, siya lang ang nag-ahari. Ngayon, sabi ng Lord, pagpaparating na siya, dahil sa iyak ng mga saints, mahanapin, ibang araw yon, ibang pag-aaral yon, na the more that we cry out na Maranatha, come Lord Jesus, syempre, ang isang ama, hindi niya matitiis ang iyak ng kanyang mga anak. Bababa na siya. Ngayon, pag bumababa na siya, ang kalangitan ay pupunuin niya ng kanyang glory at may tataboy kung sino man yung nasa second heaven. Now, pag ito ang revelation. Pag bumaba yung accuser, si Satan mismo sa earth, ano kayang panahon yun? Ayun yung panahon na ang Antichrist. Kasi, ang sabi, I don't know what verse is that, pwede rin akong tulungan ni Ian, according din sa testimony ng mga nakakita ng vision, mga dreams, nakita nila na si Satan mismo,
pumasok sa katawan ng nakatakdang Antichrist. As in, alam niyo na saniban, sinaniba niya. The same with lahat ng anak ng Diyos. Ang sabi dito, yung power of Christ is the Spirit of God na papasok sa ating mga katawan. Sasaniban din tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Itong mga katawang lupa na to, bulta-bultahing kuryente ng kapangyarihan ng Diyos ang dadaloy sa iyong katawan. Kaya nga sabi ng Lord, make sure na maya't maya, humingi tayo ng tawad, nagre-repent tayo, pinaprepare natin, binubuhos natin ang panahon natin sa Panginoon, sa prayer, sa fasting, sa Bible, lahat gagawin na natin para maging karapat dapat dito kasi I'm telling you, not everyone will have that access. Yun yung papasok doon ba? Paano ko masasabing biblical? Dahil sabi ng Lord, may dalawang klase ng virgin. The wise virgin and the foolish virgin. Yung hindi nag-ipon ng langis, ang sabi ng Lord, yung hindi nag-ipon ng revelation. Hindi nakapakinig ng mga discernment. Hindi nag-take time to ask for discernment. Yun eh. Hindi sila nakita ng bridegroom. Hindi sila nakapasok. I believe it is the same kapag nagbuo si Lord ng Joel 2 anointing. Not everyone will have the power. Kasi kailangan yung prepared and ready lang. Alam niyo kung ano mangyayari sa hindi prepared, sorry to say, pag bumaba ang presence ng God, sa panahon ng Bible times, namamatay sa presence ng God kapag naabutan ka sa iyong kasalanan at Kristiyano ka. So, ano yung mga kasalanan? Next time, pag-aaralan natin, what are the sins that God hates? What are the abominations na abomination is something na parang kasukasuka sa Panginoon na ginagawa ng tao. Mahal ng Lord ang tao, ang kasukasuka yung mga ginagawa ng tao. Kasi alam mo, pinuno ng jablon ang kasinungalingan ang mga tao. Na parang nabubuhay kayo para sa sarili nyo lang, para maghanap buhay, magtrabaho, ganyan-ganyan. Hindi nila alam na may paparating na buhay na darating. Na ito ay Earth 1, Phase 1. At magkakaroon ng Earth 2, Phase 2. Sa Earth Phase 2, mabubuhay pa uli yung mga magsusurvive at maghahari pa si Jesus Christ in flesh, in bilang hari, para presidente, at trono siya dun sa Jerusalem, at maghahari siya lang naman ng 1,000 taon. Wow! Makakaranas, ang sabi sa Ezekiel nung binasa ko, doon yung description na itatayo muli yung templo ng Panginoon, napakaganda. Pero sorry to say, yung mga Kristiyano na hindi naanuhan ang Espiritu ng Diyos na nag-survive, hindi sila makakapasok sa templo ng God. Kasi ang makakapasok lang sa temple of God ay nagbago na yung anyo ng kanilang katawan. Ang ibig sabihin, transfiguration na. Ang naging, kasi sa panahon ni Jesus Christ, kapag siya'y dumating sa panahon ng tribulation, after the tribulation, dadating si Lord, di ba? Bababa siya bilang totoo na, hindi na in spirit, in spiritual body na with flesh, na parang, not really flesh, hindi ko ma-explain eh, angelic body. So, by that time na dumating ang Panginoon, automatic, ang church daw ay magta-transform ng katulad ng katawan ni Kristo. Ang sabi, we will meet Him in the air. Alam, imagine ninyo na makakasalubong niyo ang Panginoon. Lilipad mismo yung katawan mo at magbabago ng anyo katulad ng katawan niya. Yan, anong verse yun? Yung ano, that we will meet Him in the air? Natatandaan mo pa ba? So, ano ba ang ingay niyo? Pagkatapos ko, Han, kasi hindi naman ako magtatagal na, yung ikaw naman kung may Bible study ka. Bakit wala? Anyway, so kung tinignan niyo dito, napakahalaga na intindihan mo kung ano yung mga kaganapan. Eto pa, nang bumaba yung dragon, yung si Satan, okay, ang sabi dito, sa verse 13, now when the dragon saw that he has been cast into the earth,
Anong sunod na ginawa niya? He persecuted the woman who gave birth to the male child. Ang ibig sabihin nito, para maunawaan nyo, si Satan yung dragon. Ang pinipersecute niya, ang inaalipusta niya ay ang woman na nagre-represent ng simbahan. Ang simbahan ay nanganganak ng male child, which is ipinapanganak ng simbahan yung karakter ng Panginoon. Dinidevelop sa bawat isang Kristiyano. Yun ang gustong patayin ni Satan, yung karakter ni Jesus na dapat nade-develop sa inyo. Ayaw niyang ma-develop ang karakter ni Kristo sa inyo. Yung, dahil alam niyang magiging tagapagmana kayo ni Kristo. Ano yan? I-oppress ka na maging ano? Oo. Pero sabi ng Lord, but the woman must given two wings of a great eagle. Binigyan siya ng wings. Kanina rin, actually, during my worship, ito pala yun. Kasi habang nakapikit ako, random kasi yung nakikita ko eh. Sumunod ko nakita, mayroon akong dalawang pakpak na nakita, pero hindi ko naintindihan kung sa eagle yun or sa anghel. Basta nakita ko ng dalawang pakpak. That she might, bakit binigyan ng dalawang pakpak ng ang simbahan? That she might fly into the wilderness to her place where she is nourished for a time and times and half a time from the presence of the serpent. This is actually 3.5 years in the desert, in the wilderness. At tingin yung gagawin ng serpiente, ha, kahit nasa lugar na ng place of safety ang church, the serpent will spew or magdudura ng water out of its mouth like a flood after the woman. Susundan niya pa rin yung church. Susundan niya pa rin that he might cause her to be carried away by the blood, by the flood. Pero ang gagawin, but the earth helped the woman and the earth opened its mouth and swallowed up the flood which the dragon and from which the dragon had spewed out of its mouth. And the dragon was enraged with the woman and he went to make war with the rest of her offspring who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So hanggang sa huli, makikipaglaban ang mga anak ng Diyos dito sa dragon na to. Now, iniintindi kong mabuti ano yung kinalaman nito sa ano yung kinalaman nito sa ating sa ano to eh, sa mic. Sa present day natin, anong kinalaman? Nasaan yung bagong mic? Nasaan na nga pala yung bagong mic na? Kaya pala luma yung ginagamit ko. Dapat. Anyway, nasa na si Nancy, hindi ako nakikita. Sorry Nancy, nakakarap ko pala kay nanay. So, kung titinan nyo, makikita nyo na itong dragon na to, ito yung Antichrist, di ba? Kung titinan mo naman yung verse 13, magkasunod lang, then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea, having 7 horns, 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his heads a blasphemous name. According to Bible scholars, this represents powerful countries, okay, or pwedeng leaders. So, now the beast which I saw was like a leopard, his feet were like a feet of a bear, and his mouth like a mouth of a lion. Grabe, ang grabing description to ng beast, ano? The dragon gave him his power. So yung dragon na tinutukoy kanina, binigyan niya ng power itong beast. Okay? And gave him throne. Binigyan siya ng trono and gave him authority. I am now looking on China. Kasi it was, according to the prophets, tinuturing siyang the great dragon. China. Yun din ang representative niya in the real sense, di ba? Dragon. Now, since ang China ay nagiging powerful ngayon, I'm telling you, they are ginagawa nila lahat ng kapangyarihan nila to overthrow the countries, to control the whole world. Alam niyo kung paano? Right now, recently, according to the news, ang China ay nagde-develop ng monetary system na digital. It's not GCash, it's not even Bitcoin, but another form of money na digital, the government owned, na
kayang magpatumba sa dolyar. Since, hindi rin, no, iba siya. Ano siya, iba. Basta. And alam nyo ba, since kontrolado nila ang kanilang pera, kapag ikaw ay negosyante, i-re-require ka nila na ganun ang gamitin mo. Kasi cashless society ang gusto nilang mangyari. Ngayon, ang nakakalungkot, kahit yung mga businesses sa Amerika, malalaking names, I cannot mention everyone kasi hindi ko na maalala, pero big names of, akala mo American company pa yon, pero hindi na. Pag-aari na ng Chinese. And famous names sila. Okay? And yung iba, hindi na binigay kasi anonymous. Alam mo yon. Pero, tapos, I was surprised kasi nung namimili ako sa July18, isipin puro mga Japanese products. Nung tinanong ko, te, bakit Japan? Pero bakit nakalagay made in China? Saan ba gawa ito mga products yung, ay ate, Chinese may-ari, galing China, pero franchise lang ng ano, ganon. So, titignan nyo ah, Japan. Japanese yung product, pero made in China. Ganon din sa Amerika. Nagulat ako, ito, pinadala sa akin from US, Amazon, okay? Ng kapatid ni Ian. Tapos tinignan ko, made in China. Alam mo yon, pati rubber shoes nila, halimbawa, gawa rin sa China, halimbawa, Nike, made in China, pero galing US ha. Kung titignan nyo, China is dominating. Ang plano ng Chinese is control. Ang mga tao nila, controlled na nila. Through facial recognition, at may grade ang bawat tao sa kanila. Dahil nakikita din ang bawat monitor, alam mo, nagmamonitor din sa kanila yung iba doon, drones. Ngayon, kapag nakikita nila yung attitude, the way you spend, kasi nasisilip nila lahat ng private lives ng mga tao doon, naririnig din nila yung sinasabi mo. Alam mo yun, alam nila lahat ng ginagawa mo, you are monitored in China. Kaya pag medyo nakita nilang hindi sila satisfied sa ugali mo, gigraden ka ng mababa. At kapag nagraden ka ng mababa ng gobyerno ng China, you are not allowed to travel from one province to another. May stock up ka sa sarili mong city. Ganun katindi ang China. At kapag nalaman nila na Christian ka na nagtatago, o kaya Muslim ka na nagtatago, kung umpiskahin ka sa sarili mong bahay, dadaling ka sa kanilang consecration camp for 2 years, dodoktrinahan ka ng kanilang relihiyon. At kapag ayaw mo pa rin, ang sabi nila, hindi na doon nakakalabas ng buhay doon sa consecration camps. Pinapatay. Sa North Korea naman, execution kapag nahuli ka may Bible. Gusto nyo ba na ganun ang mangyari sa ating bansa? Kapag tayo sinakop ng China, ganun ang gagawin nila. Eh, mga worshipper pa naman tayo. So, di tayo papayag. So, kung titignan nyo, ganun ang plano ng China. Ang plano nila, pabagsakin ng dolyar, at sila'y manguna, leading economy, leading in monetary, leading in control. At alam nyo pa, eto pa ang matindi. Kapag mapipilitan yung mga bansang gamitin yung pera nila, kasi hindi sila makikipagtansak sa mga bansa na hindi ganun ang currency, yung digital money. Hindi sila papayag. So, mapipilitan nila ang mga bansa, especially US, palagay mo, papayag ba ang US? So, magkakaroon muna ng gulo dito. Kung titignan nyo, China is really military siya na ang nangunguna ngayon kesa sa US. And nagproproduce sila ng mass production ng weapons ng drone. Pero tinignan mo, pandemic ha. Pero naggagawa nila. Tingnan mo yung anniversary nila. They are in ano, para silang mga robot na parang mga antindig nila. At ang plano pa nila, ang plano nila na ay hinaharvest nila lahat ng information, ng DNA ng lahat ng tao ng buong mundo sa bawat ospital. May mga company na China-owned pala, pero nagdi-disguise as company doon sa bansa na yon, pero hawak pala ng China. So nakukuha nila yung data ng mga genes ng mga baby, at inaalam ng China yung strength and weaknesses ng isang bansa through a gene.
at napagdalaman na nila yon, tsaka sila bubuo ng super gene at i-edit nila yung genes na kanilang mga soldier para maging super soldier. Nakita niyo yung ginagawa ng China. At tingnan mo, punta tayo dito sa Bible. Sino yung tinutukoy dito na dragon na magbibigay ng great power and authority sa beast? Kaya nakikita ko, sa China nagmula yung virus at inalaw na rin ng Lord itong mangyari. Kasi kung walang Antichrist, paano pa darating si Lord? Diba? Na, para tayo, isipin nyo na lang, kung akala nung iba, this is the end of the world, no, this is just the beginning of the world. Dahil pagkatapos yung Earth 1, papasok yung mundo na nagahari si Kristo. Amen? This is not the end of the world. This is just the new beginning of the true reign of Jesus Christ. Okay? Mabubuhay pa tayo sa panahon ni Jesus Christ. Okay? Yun ang iyong mindset. Huwag niyong hayaan na papatayin kayo ng COVID or ng kung ano pa mang sakit. Lord, this is not my destiny. Okay? Alam niyo ba, karamihan ng survivor na nagsasalita sa 700 Club, nagtatestify, nakatubo na sila. Agaw buhay na sila sa pneumonia dahil sa COVID. But they cry out to God. And God spared their lives. Wala pa ako narinig na testimony sa 700 Club na Christian na matay yung family member niya. Wala. All of them survived because they cried out to God. Lahat sila 50-50. And pag nag-pray sila, tingnan mo ha, pinakinggan ng Lord. Kahit kasama pa nila sa bahay, ang dami-dami nila, walang nag-positive. Praise be to God. Meron din buong pamilya. Oh. Sila. Oh. Sila positive, pati baby. Oh, nangyayari talaga yon. Yes. Kasi gusto ng Lord mag-build yung testimony. Ito yung sinasabi ng Lord na dadalhin tayo sa wilderness. Pero sa mga binibigyan ng Lord ng revelation, papayag ka pa bang pagdaanan mong magkaroon ng COVID para lang maranasan yung protection ng Panginoon? Actually, we have to testify. Huwag kayong matakot. Wala kaming sakit ng COVID kasi dahil sa protection at banal na dugo ng Panginoong Jesus. The people of God are now bold in, ano na sila, very daring sila, very vocal sila. Kaya lang, ayaw ng Lord kasi ng debate. Nangyari kasi, ang pangit lang na naging resulta sa Facebook, nagiging debate. Pero kung dinignan mo yung kanilang, ano, is talagang tumbok sila sa Word of God. Kaya lang, nananamantala yung mga kaaway. Binabanatan talaga sila ng mga sagot. Banatan ng banatan nga eh. Pero nakikita ko dito, maraming nang pa-vaccine dahil napilitan lang. It's either naiipit sila sa pamilya nila, naiipit sila sa trabaho nila, or dahil lang kailangan. Tapos yung iba, out of fear. Tapos karamihan naman ang hindi nagpapabakuna, is talagang sinasabi nila, may nagsalita na rin, kala mo ba tayo lang? Sa kanilang vaccine nila yung banal na dugo ng Diyos. Hindi lang tayo nagsasalita nun. Okay? Kung akala din natin, tayo lang, there are also people that is saying that. Now, kung titignan mo dito, I want you to understand one thing na pinababantayan sa atin ng Panginoon. You have to listen. The Antichrist will not allow people to buy and sell unless you take the mark, unless you worship Him, unless you bow to Him. Now, alam niyo ba yung balibalita na sa Xi Jinping, gusto niya palawin na worship siya ng tao. Isa pa yan. So, hindi lang basta na siya, Diyos. Hmm. Diyos siya. Gusto niya win worship siya. Ano kasi sino yung paniniwala ni God? Diba anak sila ng langit? Anak sila ng langit, yes. Ganon din ang Japan. They believe na galing, ang ancestry nila is galing sa langit. Na anak sila ng mga, ng gods. They're born to rule. Kaya sila may mga emperors and kings. Iba naman yung story ng England. Pero sa being an emperor, do your research. Eh, yun ang kanilang lahi. Lahi sila ng mga Diyos. So, kung titignan nyo, yung sign ng Panginoon, eh, kailangan natin malaman na kung marka ito, ano, ang marka ba ay in a form of what? Kasi, merong specific na lugar naman eh. On the right arm and on the forehead, di ba? May specific place. Pero, nag-uumpisa na sa mga arms. Diba? Tapos, nag-iinvento si, ano ba yan, si Bill Gates ng patches na instead of injection,
gel patch na pwede rin ilagay sa noy para pag may lagnat ka. Na ano yun, sa, para, yun yung vaccine. So, tinignan niya na wala pa sa tamang placement, pero papunta na doon. Ang sabi ng iba, katulad ng Emmanuel Kong nakilala ni Tia na preacher, ang nasa likod ng lahat ng pangiipit na to ay ang spirito ng Antichrist. Okay? Huwag na tayo magtaka dyan. Pero huwag kayong babahala kasi ibibigay naman ng Lord yung kapangyarihan sa atin. Kasi hoda na hindi na tayo makabili. Ito na eh, papunta na tayo dun eh. Hindi na tayo makabili, hindi na tayo makalabas. Dun papasok yung kapangyarihan ng Lord to translate. Amen ba, Nancy? Kahit napipressure ka dyan, huwag kang bibitiw ha. Hindi ka pababayaan ng Lord. Kahit ano pang mangyari. Ang sabi sa Amerika, isang senator sinabi na kapag ginawang mandatory ang vaccination sa Amerika, ang mga tao magre-revolusyon. Eh dito mukhang ang mga tao ay sumusunod lang. Kaya ang mga tao na Christian, nangangalampag sila, huwag kayong basta oo lang ng oo at sumusunod. Mag-research kayo. Yun ang sinasabi nila. Mag-research kayo. Alamin nyo kung ano yung tinuturok sa inyo. Baka sa huli, magsisi kayo kung ano yung ipinasok sa katawan nyo. Kasi hindi yan talaga gamot. Iyan ang isang paraan ng gene editing. Ini-edit nila yung immune system mo para magmukha na okay, nandun na tayo. Kung nagawa nilang kayang labanan yung COVID, pero COVID lang. How about the other sicknesses? Pinatay nyo na yung ibang depensa ng katawan mo para lang sa variants na to, para lang sa COVID na to. And in-edit nyo yung, at they cannot deny. Dahil nilalabas ngayon, nag-iimbento ngayon ng Amerika ng isa pang super vaccine. Dahil nga sa dami ng variant, di ba? Hindi lang booster. Super vaccine. At ang super vaccine na to, ayon sa balita, ang iniimbento, niluluto ng Amerika, something that will give you long life. Long life. Something that will give you protection from any diseases. Eh kung ganun na, kailangan pa ba natin ng Diyos kung may vaccine na? Ganun ang isipin ng tao. They're playing God. They want to be God. Dahil nag-iimbento sila ng isang bagay na kaya naman dito, magkailangan pa ng Diyos na magpapagaling. Di ba? So, pag-aralan niyo yan, kailangan talaga, Ate Marlene, pinag-pray ko lahat ng mga Bibles natin. Kaya I pray na maintindihan mo to kahit English. Kasi, kailangan na natin magbukas talaga ng Bible. Kasi, kailangan natin sanayin. Although, kung meron kang dinaintindihan, type mo na lang sa Google or ano. Pero, for Tagalog translation, okay, meron naman translation na oh, okay. Oh, transfer na lang. Pwede rin. Kaya nga. So, anyway, kasi darating ang araw na didepende talaga tayo more on the book rather than the internet. Kasi wala eh. Si Nancy din, nag-secure na rin siya ng Bible sa kanya. So, sinisecure niya rin yung family niya na magkaroon ng Bible. Kaya, wala nang mag-pipili sa sarili. Oo nga. Kayo ba, Jacob, may Bible kayo sa bahay? Wala. O, sige, bibili ako ng Bible. May Bible ka na, di ba? So, lahat tayo may Bible na dito. Responsible tayo na buksan ng Bible. Actually, masyadong matalinghaga ang revelation at napakahirap ituro. Kaya natuturo ko to by discernment and by revelation. Kasi pag walang ganun, hindi ko kayang i-explain to. Alam mo yon sa natural, ang hirap niya na. Pero praise be to God, biruin mo, binigyan na tayo ng kanta kanina sa Psalm 59. Binigyan niya yung exact na tono. Kasi, ano eh, narinig ko lang yung tono niya, na pinangako ng Lord that He is our defense. Kapag, when you are being threatened, and you, di ba, kapag ikaw ay, ano sa Tagalog yung threatened? Tinatakot. Yan. Kapag ikaw ay tinatakot, kapag ikaw ay naguguluhan, ang Diyos ang iyong depensa. Huwag kang matakot. Kasi ang alam mo, ano dito is, huwag nating ma-deny yung pagka-Kristiyano natin. Being a Christian is nananampalataya ka na may kakayahan ng Diyos magpagaling, mag-bless. Lalo na, this is the month of Jehovah Jireh. God is not only providing for our needs as pera or pagkain. Kasama na dyan yung healing, good health, long life. Okay? Aliwaliwanag na pag binabasa natin yung verses sa communion. Na lahat ng tumatangkilik ng banal na hapunan ay hindi mamamatay. Alam nyo, pwede naman kasi tayo mamatay talaga eh, in physical.
Pero paano kapag niloob naman ng Diyos na mabuhay ka hanggang sa pagdating niya? Eh di ba, mas maganda na yung umasa ka sa ganon. Pero at the same time, Lord, yung will mo pa rin. Kung kukunin mo ako, then so be it. Ang importante, hindi ka natatakot sa kamatayan. Amen po ba? Amen. So, ano po, kahit pa paano ba naging malinaw sa inyo yung ating ano ngayon? Amen, amen. Yan, meron pang oras. You can share any word. Wala, hindi wala kapaganda. Okay. Jutel, any testimony? Panaginip na lang, sige. Jutel, wait lang. Nancy, may panaginip ka ba? Any dreams? Wala, kasi Jutel. Nanaginip ako na ano, na nasa isang kwarto daw tayo, parang classroom. Oh. Yung scenario na yun, napuntahan ko na nakaraang, nito mga latest dream ko lang din, nandun pa rin kami sa lugar na yun. Ang nakita kong mukha sila Nana Elsa at si Ate Risa, pero maraming tao doon. Lahat ng tao na nandun, pinapag-pray namin. Tapos parang ako, parang nakita ko yung sarili ko na parang nagpahinga ako. Parang umupo ako sa tabi. Tapos imbis na, tapos nakikita ko si nanay, nagpapatuloy pa siya, nagpipray pa siya dun sa iba. Tapos ako parang umupo ako sa tabi, tapos tinitignan ko kung anong ginagawa ni nanay. Tapos sumusulpot ka. Tapos aalis ka ulit. Parang sulpot, parang bigla na yung tumatay. Bigla akong darating. Tapos, tatlong beses. Anong dating sa'yo? Supernatural? Teka lang. Huwag ka masyado excited. Teka lang. Una, nakita ko. Papasok si ate sa pinto. Pasok siya sa pinto, tapos lalabas ulit. Ikot ulit doon, nakikita lang namin siya. Dadaan siya, nakikita namin siya. Di ba sa classroom may bintana, Nancy, yung mga jealousy. Yun. Dadaan siya doon, tapos lalabas ulit ang pinto, alis. As in, parang pag nakaupo ka sa classroom, may dumadaan dyan, kita mo, lalabas, pasok. Tatlong beses. Tapos, kinalapit ko na daw si nanay nung umalis ulit. Sabi ko, Nay, ano ka ba napapansin kay ate? Sabi ni nanay, ano yun? Kasi si nanay busy siya mag-pray sa mga tao eh. The usual na ginagawa niya siguro sa ate na, sabi niya, ano yun? Sabi ko, Nay, si ate tatlong beses nang nawawala. Sabi ko, tatlong beses si ate nawawala. Nag-ano siya, nagta-translate siya na eh. Tapos sabi ni nanay, ah, ganun ba? Tapos, nag-iisip daw si nanay. Tapos, nag-iisip ako, nakat yung dreams. Tapos, sabi ni Lord, nag-uumpisa na akong magbigay. Sabi niya dun sa dream, sa pagising ko, Lord, sabi ko, ba't si ate lang yung nakita ko? Hindi kami kasali ni nanay. Tapos sabi ni Lord, nag-uumpisa na akong magbigay. Wala na kayong panahon para huminto. Kasi diba, nakita ko nga yung sarili ko, umupo ako sandali. Tapos tinitignan ko yung ginagawa ni nanay. At saka yung iba, pero may iba pang mga tao. Pero parang wala, may kanya-kanya namang sila ginagawa. Kasi ang dating sa akin na sinabi ng Spirit ng Lord, nag-uumpisa na akong magbigay. Wala namang hihinto. Sa, o siguro kung ano yung ginagawa natin ngayon, endure na lang natin. Kasi lahat sa lahat tayo meron kanya-kanya eh. Endure na lang. It's by the ways of the kingdom. So ito yung mga taong naturuan ng pamamaraan ng kaharian. Pamamaraan ng kaharian na different, opposite sa paraan ng mundo. Hindi kasi tayo pwede tumulad sa ugaling pang mundo dahil hindi tayo taga-mundo. Kahit na ano pang pagkatao natin, marami talaga tayong dadalhin na kakaiba kasi ang Biblia, sinasabi niya talaga, we have to carry our cross every day. So we must not forget that every day mayroon tayong i-carry na cross. Because if we will not carry the cross, we cannot endure till the end. Eh kasabi nga, makakatiis lang, makamaliligtas. So ano ba ang titiisin? Mayroong taong titiisin hanggang sa uli. So this endurance involve everything. Your love, kahit na sinampal-sampal ka na, minura ka na, lahat, it is the love. It is the suffering of Jesus on the cross na kailangan natin pasanin because hindi tayo pwedeng magsabi na hindi na tayo pwedeng magmahal dyan dahil ganito ginawa niya sa akin. Eh paano kung mahal mo sa buhay at sa kaya kasama mo sa church?
hindi po pwede talaga yon. But it is real. You will feel your emotions. You will feel bilang human being. Pero sa ayaw mo, hindi kailangan mong mamatay. As we die, to make men holy.